Ayan, we're back. At tulad na naipangako namin sa inyo, we have today with us, Miss Caroline Padua. Hello. Good morning. Good morning. Nice to see you again. Likewise. Nice to see you again also. Yan ako, nagbakil ako kasi sobra akong excited. Nakita-kita. No, ang tagal eh. Grabe, no? Oo. Kaya tayo ganyan. Correct. Ayan. Pero ngayon, maganda yung topic natin. Mm-hmm. It's all about personal growth and development. Yes, yes. And who else to discuss these things? Siyempre, coming from nako, you, diba? Maraming salamat. Mm-hmm. Again, salamat ulit na in-invite niyo ako dito. Sorry, medyo mahabang panahon na nawala Oo, no? Nagpa-miss ka naman ng todo. Sobrang naging busy. Mm-hmm. Well, anyways, we will be discussing about personal growth and development. Iyon yung in-assign sa akin. Okay. In-assign at sinadjust ko yata. Oo, parang ganon. Kasi alam mo, Mami Claire, marami kasi mga tao ngayon, especially as they age, mm-hmm. okay, nawawala na yung essence ng development. Mm-mm. Akala kasi natin, pang kabataan lang, pang bata lang, pero alam mo, the more na nag-age tayo, the more na dapat tayong nade-develop at nag-grow. Okay. In terms of so many aspects, like for example, I'll be focusing my discussion on number one, yung knowledge natin, alam mo yon, kasi rule of thumb, sabi nga, when you stop learning, then definitely you will stop growing. Exactly. Diba? Sabi nyo, oo. Alam mo, pag may mga seminars ako, Mami Claire, nasasad ako. I feel bad. Bakit ka mo? Kasi pag tinatanong ko, what was the last book na nabasa mo? Alam mo, years ago pa, as in nung nasa college pa sila. Parang complete silence ba? Oo, ganun. Ano ba? Ano ba yung binasa ko? Malamang pa na nagbabasa sila ng Facebook, yung mga posts sa Facebook, rather than reading a book na talaga magbibigay ng knowledge. At iyon yung concern natin. Mm-hmm. So, dapat hindi. Dapat hindi ganun. Yes. We shouldn't stop. Basically, reading a book. Yes. Because yun yung source natin for knowledge. Yung source knowledge. Natin. And not only that, diba, we're all familiar with Alzheimer's disease. Yes. Right? Alam mo ba, isa sa mga findings sila, yung mga tao daw na prone na nagkakaroon ng Alzheimer's are those people na hindi na nag-aaral. Okay, before, ang onset po ng Alzheimer's ay 60 years old. Mm-hmm. Ngayon, hindi na, may 40 years old na. Pabata na. Yes, pabata na. This is actually a joke. But the cliche is, sabi nga nila, yung brain daw, pag hindi nagagamit, ay mahal mo mabebenta sa surplus kasi it's likely use, sabi nila, di ba? Kaya you have to use your brain. Katulad din pa ng body natin, na it has to undergo yung exercise, yung routine natin. Dapat 15 to 30 minutes, nagbabasa ka every day for every you to day. Exercise your brain. It doesn't matter kung anong klase dapat yung mga binabasa natin. Do you have any specifics na, kailangan ganito lang yung binabasa natin, ganitong topics, ganitong mga novels, meron ka bang ganun? Oo. Actually, there are so many aspects. Mm-hmm. Number one, i-consider natin ay yung emotion mo. Of course. I do not advise my clients to read yung mga books na, for example, sobra kanina pinag-uusapan niyo si wife, yung happy yes. wife, ano? Kapag ikay na de-depress, kasi you've talked about postpartum depression, mm-hmm. you don't read books that will make your depression parang, oops, lalong lumalalim, lumalala. Mm-hmm. Yung mga novels na maiiyak ka. Tayo pa namang mga babae, because of some physiological reasons, bigla ka nalang naiiyak. Mas emotional tayo. Di ba? Eh, bigla ka nalang natatawa. So you don't read books na ganon. Ang sa amin, we suggest that as we age, as we grow up, siguro better to read inspirational and motivational books. Ayun. That is to keep you going, kasi the more na tumatanda ka, mas maraming problema, mas maraming challenges. Ayun. So, dapat gano'n. So, ayan, narinig nyo yung tip ni Miss Caroline, yung dapat we stay away, kapag medyo na doon tayo sa depressing stage of our lives, we stay away from books, which makes us more depressed. Yes, right. Lord. At ito pa, may kinalaman yung binabasa natin dun sa moods natin. For example, ang attitude mo, medyo may pagka-negative ka. Mm. So, I advise you, don't read broadsheets, you don't read newspapers. Because it worsens the situation. Magiging mas negatibo ka pa. Wait lang. What if the personality of that person is somewhat like, hindi siya aware na nega siya? Ayan. Kailangan kasi, di ba yung napag-usapan natin before,
there has to be a certain point na ma-accept niya muna. Okay. Oo, kaya lumalala siya. Mm-hmm. Marami kasing tao na close-minded, exactly. Maski nasabihan mo na, oh, ayan ka na naman, nega ka na naman, feeling nila okay sila. Mm-hmm. And mag-worsen kasi yung situation if that's the case. So, would it help, for example, na meron ka talagang kabuddy na talagang who would tell you na, ayan, tulad nung binabanggit mo na talagang magsasabi sa'yo, ayan ka na naman, nega ka na naman. Yes. Would it help na meron kang ganun? It helps. Ah, okay. For people na open-minded. But for people who are close-minded, hindi yan mag-help. Kasi feeling nila, kini-criticize mo lang sila, feeling nila lagi ka against sa kanila. Pero kasi it will take time eh, para ma-accept niya na negative siya. Ayun. Yeah, that's part of growing up. Eka. Kasama yun doon kasama sa growth. Eh, kasama, we need to be mature kasi we're not perfect individuals naman talaga. Mm-hmm. So, what else? What else would you, ano, would you give us? Anong tips pa yung pwede natin, you, ano? You attend seminars. Oh, seminars? Yes. Okay. What type of seminar should we attend? Okay. Number one, it depends kung ano ang passion mo. For example, gusto mo ng cooking, then you attend culinary seminars, mm-hmm. if there's a MIMA conference or summit. Mm-hmm. Or for example, you want to ignite the fire within you, mm-hmm. then you attend inspirational and motivational seminars. Mm-hmm. If you want to gain more information, then you attend informative seminars. So, depende. Kasi minsan, na-attend tayo ng seminar para nung nag-aaral tayo. Uh-huh. Wala ka lang choice eh, kundi maupo sa harap ng teacher. Diba? So, walang pumapasok, walang retention. So, ang sabi namin, okay, kailangan umattend ka ng mga seminars na gusto mo. Ah, okay. Okay, na gusto mong attendan. Para na-excite ka, kay gusto mong maupo sa unahan para mapakinggan mo yung speaker. Ayun. Would it help? Like, for example, ako, kuyari, passion ko is cooking. For example, yes. Tulad na nabanggit mo kanina. But then, there's this point in my life na gusto ko na parang, parang gusto kong itap yung ano, yung ganito namang channel. Baka pwede. Would you suggest that also? Yes, yes. Mm-hmm. Alam mo, sa totoo lang, kahit na 62 years old na tayo, minsan may mga bagay ka pa na gusto mong gawin. Mm-hmm. Bakit? Ito yung mga bagay na hindi mo nagawa before that you want to try now. And this is the time yes, to try it out. Yes, this is the time. Yes, and better for you to try. Ayan, ako. Thank you, Carol. Thank you. Any last messages, any last words or advices para dun sa ating mga kataong bahay na gusto nga na mag-grow naman sila? Mm-hmm. Learning is a continuous process. We only have 24 hours each day. So sabi ko nga, pag ako po ay nagle-lecture about time management, ang tao ngayon, mas malaki yung percentage o yung portion punta sa Facebook, punta sa social media, than reading. Mm-hmm. Don't waste your time. It's not yet too late. Okay, get a book. Okay, read it. And I'm sure makakatulong to sa inyo. Again, going back to what I've made mentioned earlier, sabi ko nga, when you stop learning, then definitely you will stop growing. That's it. Thank you so much. You're welcome. Thank you, Dan. It's always a pleasure to have you here. Yes, and dami-dami namin natututunan. Thank you. Nako, sa susunod. Yes, dala of course. Dala sa mga yung bisita ay, sa syempre, amin. Ay, syempre. Oh, yan. Nako, eh, marami pa kaming in store for you. Kaya dyan lang po kayo. At magbabalik po ang Taong Bahay.